Mga dapat gawin kung may problema ang asawa mo. Kung napansin mong namumroblema na siya, ipakita lang na nakasuporta ka kahit na anong mangyari. Iparamdam sa kanya na ikaw ay kakampi niya sa lahat ng problema na mararanasan niya, trabaho man yan, negosyo o problema sa mga kaibigan. Kung hindi pa siya handa na magsalita tungkol sa problema niya, huwag siyang kulitin, baka mag-away lang kayo. Kung kilala mo siya na mapag-isa o kaya gusto niyang mapag-isa, ibigay sa kanya ang pagkakataon na yun. Dito na masusubok ang tatag niyong dalawa, kaya mas maiging tama lahat ang sasabihin mo at gagawin mo. Minsan ang mga ganitong oras ang makakapagpatatag sa pagsasama niyo. Kung may makakasabay na problema niyo na bago, subukan mo nang huwag isabay sa problema niya. Pero kung kailangan malaman niya, mas maganda pa rin humanap ng magandang timing. Kung nagdesisyon na siyang sabihin sa iyo ang kanyang problema, importante na makinig at importante din na maiintindihan mo ang mga detalye ng problema niya. Kung minsan ang problema ng isang tao ay kailangan lang may makinig sa kanya. At kapag nasabi na niya ang gusto niyang sabihin, masarap na rin sa pakiramdam niya yon. Tandaan, kung hindi siya humihingi ng payo, huwag magpapayo. Baka ang kailangan lang niya ay may nakakaintindi sa kanya. Kapag nakikinig ka sa kanya at hiningan ka niya ng opinyon, huwag umpisahan ang payo sa ang OA mo naman dahil wala nang pag-o-open na mangyayari kung sakali na mamroblema siya. Kapag nag-open siya ng problema niya, isuggest sa kanya na ibahin niyo ang place, yayain maglakad o kaya magkape sa labas. Palakasin ang loob niya, sabihin sa kanya na kung tutusin ay maswerte siya dahil kung sakali mas naging grabe pa ang problema kung di pa niya nalaman. At least alam na niya at pwede na niyang gawan ng paraan. Makakatulong din kung pipira-pirasuhin ang problema para mas lalong lumiit ang tingin niya sa problema at makita niyang kaya niyang resolbahin ito. Mas maigi din na direct to the point agad ang advice mo, lalo na kung mahabang pag-uusap ang gagawin niyo dahil sa tindi ng problema. Kailangan maging step by step ang ibibigay mong advice sa kanya. Mas makakatulong kung lagyan mo ng date para mas maiintindihan niya kung paano niya gagawin ang sinasabi mo. Kung pwede, kung posible, magtanong ka pagkatapos yung mag-usap ng ilang araw kung ano na ang nangyari sa problema niya. This way, alam niya andun pa rin ang concern mo. Sabi nga sa Ephesians 4:2, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love.